Welcome back mga kalam. Ang bagong taon ay nasa ating tapat na. Uso na naman ang mga feng shui at mga paniniwala kagaya na lamang na paparating na taon, kung anong swerte at malas, pati na rin sa mga horoscope at mga kagaya nito. Sa araw na ito ay hindi na lalayo ang ating pag-uusapan kung saan tatalakayin natin ang mga hula ni Nostradamus para sa paparating na taon. Sa mga hindi nakakaalam, si Nostradamus ay isang sikat na personalidad noon kung saan isinulat niya ang kanyang mga hula na ang ilan sa mga ito ay nagkatotoo, kagaya na lamang ng kapanganakan ni Adolf Hitler, na para sa mga hindi nakakaalam na si Adolf Hitler ang dahilan kung bakit nagsimula ang ikalawang pandaigdigang digmaan o World War II, pati na rin na hulaan niya ang naganap na 9/11 attack, kung saan marami din ang nasawi sa trahedya, kaya naman binibigyan din ng kredibilidad ang mga hula ni Nostradamus. Kaya naman sa araw na ito, ating tunghayan kung ano nga ba ang ilan sa mga hula niya para sa mga nalalapit na mga taon. Una sa listahan na kanyang hinula ang maaring maganap ay isang digmaan. Batay sa kanyang hula ay may dalawang bansa na magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan na siyang magiging sanhin ng isang digmaan. Maaari rin daw na mas lumaki ang hidwaan nito na maaring magdulot ng mas malaking gyera. Batay rin sa kanyang hula na ang naturang digmaan nito ay maaaring umabot ng 7 buwan na magdudulot ng maraming buhay na masawi. Hindi gaano kaganda ang pakinggan ng hulang ito, lalo na sa taong ito. Nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ng Russia at Ukraine, na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. At sa ngayon naman ay kasalukuyang hindi nagkakaunawaan ng bansang Amerika at Saudi Arabia dahil sa mga desisyon ng Saudi Arabia para sa kanilang ekonomiya na pumutol ng produksyon ng langis na iungkat para sa Amerika. Bagay na patuloy na pinag-uusapan hanggang sa ngayon. Kasunod naman na hula nito ang pagtigil umano ng pangarap para sa bansang Mars. Batay sa hula ni Nostradamus na sa mga susunod na taon ay hihinto ang ating pag-asa na mapaghandaan ang planeta Mars. Kakaiba ang hulang ito dahil sa nakaraang mga buwan ay inanunsyo ang isa sa pinakamayamang tao sa mundo at may-ari ng kumpanyang Tesla na si Elon Musk ng kanyang plano para makapag-landing ang mga astronaut sa planetang Mars ay magiging posible sa taong 2029. Panay na ang paghahanda niya para rito at hindi naman siguro nagkataon lamang ang mga ito, lalo na't ito ay nakalagay sa hula ni Nostradamus, ngunit malalaman naman natin yan pagdating ng taong iyon. Isa pa sa mga hula ni Nostradamus ang nalalapit na pagdating ng isang economic disaster o trahedya patungkol sa ekonomiya. Sa hula niya na hindi lang isa o dalawang bansa kundi halos lahat ng bansa sa mundo ay makakaranas ng pagbagsak ng ekonomiya. Bagay na tunay na nakakatakot sapagkat ito ay magiging dahilan ng pagtaas ng mga bilihin at pagsisimula ng totoong paghihirap ng mga tao. Sa panahong ito pa lamang ay napakataas na ng inflation rate sa bansang Amerika, maging rin naman sa ating bansa na hinay-hinay namang inasikaso ng ating gobyerno. Gayunpaman, nakakabahala pa rin ng mga bagay na ito ay hinulaan na ni Nostradamus noon at tawa ay hindi gaano magkatotoo. Ang kasunod naman sa ating listahan ng mga hula ni Nostradamus ay ang mas paglalapa umano ng ating klima o worsening climate crisis. Sa kanyang hula ay mas magiging mainit pa ang kabuuang temperatura ng ating mundo, kasabay na rin ng isang hinuhulaan niyang napakalaking bugso ng mga alon. Hindi nabanggit kung saang bansa mangyayari ang mga malalaking bugso ng mga alon na ito at hindi rin naman natin alam kung ito ba ay mangyayari talaga. Ngunit ito rin sana ay magsilbing babala sa atin na lumalala na talaga ang kalagayan ng ating klima at kailangan na rin nating makisangkot sa pagpapanatili nito. Marapat na tayong gumawa ng mga karampatang aksyon upang hindi na lumala at ma-rehabilitate na natin ang ating ozone layer na siyang pumuprotekta sa atin sa sinag ng araw at mapababa ang kabuuang temperatura ng ating mundo. Kasunod naman na hula para sa mga susunod na taon, batay kay Nostradamus ay ang paghalal ng bagong papa ng simbahang Katoliko. Kanyang hinulaan na sa mga susunod na taon ay papanaw ang kasalukuyang Santo Papa at ihahalal ang bagong pinuno ng simbahang Katoliko at hindi rin maganda ang nasabi niya patungkol rito. Batay sa kanyang hula na ang bagong Santo Papa ay magdudulot ng ilang mga bagay na hindi niya sinabi, ngunit mga bagay na marapat na bantayan
Kung ano man ito ay ginawa, hindi sana totoo. Isa pa sa mga hula ni Nostradamus para sa nalalapit na taon ay ang pagsisimula ng isang civil war o digmaan sa pagitan ng mga tao at ng gobyerno. Hindi niya sinabi kung anong bansa ito, ngunit magsisimula daw ito sa mga batas na ipapatupad ng isang bansa na hindi sasang-ayunan ng mga mamamayan, na siyang magsisimula ng hidwaan sa pagitan ng mga mamamayan at ng kanilang gobyerno na magre-resulta ng madugong trahedya. Nakagimbal ito dahil sa kasalukuyan ang bansang Iran ay nagsasagawa ng mga protesta laban sa kanilang gobyerno dahil sa mga patakarang ikinasan ito na nagdulot ng paglabag sa karapatang pantao. Ang mga protestang ito ay nagdulot na ng daang-daang kamatayan at sugatan at hindi nalalayong mangyari itong maghudyat ng isang civil war. Sana naman ay magkaroon na ng maayos na resolusyon bago pa lumala ang mga sitwasyon. Isa rin sa hinula ang mangyari ng Nostradamus ay isang malaking financial crisis sa mga malalaking bansa sa mundo. Magkakaroon daw ng mga kasalatan ang mga malalaking bansa na magdudulot ng mga problema hindi lang sa mga malalaking bansang ito, kundi pati na rin sa mga kalyado nila. Bagay na hindi na gaanong nakapagtatakang mangyari dahil isa lamang sa mga kahantungan ng financial status ng mga bansa kundi sa takbo ng ekonomiya na kasalukuyan na ring tumatagilid. Panguli sa ating listahan ng mga hula ni Nostradamus ay ang mga paghala ng bagong hari ng England. Nakakamangha dahil isang hari ang kanyang natatanaw na sa pagkakaalam natin noong nakaraang mga buwan ay pumanaw ang reyna ng England na si Queen Elizabeth na siya namang pinalitan ng kanyang panganay na anak na lalaki na si Prince Charles. O kaya mas marapat tawagin natin ngayon na King Charles. Ang mga bagay na ito ay ilan lamang sa mga hula ni Nostradamus para sa mga susunod na mga taon. Wala namang kasiguraduhan ang mga ito na mangyari. Ngunit hindi rin ibig sabihin na tayo ay magpapakumpiyansa na lamang. Ang mga hulang ito ay para ring silbing babalaha sa atin na ihanda ang ating mga sarili sa darating na mga taon. At ang pinakamalakas na sandata natin bukod sa paghahanda ay taus-puso na pananalangin. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Anong masasabi nyo sa mga hulang ito ni Nostradamus? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos. Siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, "Knowledge has a beginning, but no end."